Yes, good morning everyone. Good morning, Doc Rai. Ayan, medyo hindi ko narinig yung introduction, garal-gal yung boses mo kanina. Medyo ano. Okay, good morning everyone and thank you for being a part of this webinar. Para po sa lahat ng mga nanonood, lalo yung mga students natin at saka mga faculty member, i-share nyo lang po itong ating webinar na ito at kayo po ay meron po tayong parapol mamaya, no? Tapos pag na-share nyo na, comment nyo lang po na shared para ma-check ng ating mga ng DTI at mamaya po ay magpaparapol tayo, no? Malay nyo, makareceive ng isang ano, bahay at lupa, no? Sa paso. Ayan, so meron po tayong pa-price mamaya. So, I hope everyone is now ready to listen sa ating gagawing webinar for today. Okay? So, ang title po natin is Handling or Managing Your Emotion. So, dito po ay pag-uusapan natin kung ano ba ang tinatawag natin na emotion, paano natin ito i-handle, lalo na po sa panahon ngayon, dahil sa ang panahon po natin ay talaga namang punong-puno ng uncertainties. Hindi natin alam kung ano yung mangyayari. Maraming mga question mark na nasa ating isip na minsan ay nagdudulot sa atin ng pagpanik o kaya ay pagnervyos o kaya naman yung iba ay hindi nila alam kung ano yung kanilang gagawin. So dahil diyan, dahil ito sa nangyayari sa atin. And I'm hoping na after this seminar, ay kahit pa paano, meron po tayong mapulot na ilang mga tips, no, at mga aral na pwede natin gamitin sa pang-araw-araw nating mga paumuhay. At para naman po sa ating mga students, okay, after po ng aking talk later, meron po tayong ilang mga updates tungkol po sa ating gagawing mga proseso sa ating mga pag-aaral. No, kasama na po dyan yung ilang mga issues tungkol sa enrollment, tungkol sa section, tungkol sa magiging mode of learning natin, at iba pang mga issues na sasagutin natin later on. Okay? So, just sit back, relax, no? At makinig lang po tayo. At paminsan-minsan ay meron po tayong ilang mga hugot, no? Tingnan natin kung tayo ay makaka-relate. Okay? So, let's now start. Yan. Handling or managing your emotion. Okay? So, in handling or managing our emotion, very important po na tayo ay alam natin kung ano yung emotion. Ang problema, explaining your feelings is never easy. Hindi po ba? May mga pagkakataon na hindi mo maintindihan talaga kung ano ang iyong nararamdaman. Hindi mo talaga maintindihan kung ano ba talaga yung iyong feelings. Okay? So, kaya very important po na pag-aralan natin, no? Ano ba itong feelings or emotions natin. Okay? So, ano po ba ang ibig sabihin pagka ang pinag-uusapan po ay emotion? Yan. Ang emotion po, ito po ay sa maraming kultura, pare-pareho po ang ating facial expression. So, when you see some people smiling at you, they're happy, no, alam natin na kapag ka umiiyak, balungkot, meron din namang tears of joy. Diba? Across culture, recognizable yan. So yung facial expressions po natin tells something about how we feel. No? And ito po yung nagbibigay din ng cue sa ibang mga tao kung papaano dapat na tayo ay makisama sa isang individual, lalo na kapag ka siya ay nagpapakita ng specific emotion. Halimbawa, pag nakita mo nang umiiyak, tayo para mga Pilipino, ganyan tayo, no?
pag nakita natin umiiyak, ang sasabihin natin, umiiyak ka? Nakita mo na nga, di ba? O kaya naman ay, pag nakita mo ng galit, no? Galit ka ba? So, very important po na ma-recognize natin and we have to know how to handle them. Okay? Ano po ba yung mga basic emotions natin? So, meron tayong 6 basic emotions, a widely accepted theory of basic emotion. Yan. And their expression, developed by Paul Ekman, suggests that we have 6 basic emotions. Ano-ano po ito? So, meron tayong sadness, happiness, fear, surprise, and disgust. So, yan po yung basic na emotion natin. Okay? Dito po, mapapansin ninyo na dun sa ating basic emotion, lagi nating na-experience itong mga to, no, sa araw-araw. Yan. So, ano yung sabihin ng sadness? This is an emotional state characterized by feelings of disappointment, grief, or hopelessness. Okay? So, alam natin ang isang individual ay nalulungkot, no, kapag ka disappointed siya, o kaya ay nagluluksa, o kaya naman ay parang nawawalan siya ng pag-asa. And then we also have happiness. Ang happiness naman, pleasant naman ito. A pleasant emotional state that elicits feelings of joy, contentment, and satisfaction. So, when you're satisfied, contented ka, nakakaramdam ka ng happiness or joy. And then we have fear, a primal emotion that is important in survival. So, yung survival, very essential po, no? Yung fear, no? Kasi kung ikaw, wala kang takot, ay baka mamatay ka kaagad. Diba? Yeah. It triggers fight or flight response. So, itong fear natin, pwede po ito ang mag-trigger kung tayo ba ay lalaban ba o aatras, susulong o uurong. So, ito pong mga emotions na ito, noong mga panahong hindi pa natin napapanood siguro yung Inside Out, hindi pa natin sila masyadong naiintindihan kasi abstract yung concept niya. Pero because of yung pelikulang Inside Out, kahit pa paano, nagkaroon tayo ng idea, no, kung ano ba talaga itong emotions na to. So, bukod dito sa tatlong to, meron pa tayong tatlo pa, yung anger. Yan, no? Sa Inside Out, kulay-pula yan. An emotional state leading to feelings of hostility and frustration. Okay? Yan. So, kapag meron kang tendency na maging aggressive, to hurt others, okay, hostile, o kaya ay nagagalit ka kasi frustrated ka. And then we also have this emotion na tinatawag natin na surprise. Surprise. Yung pag sinabi natin surprise, hindi po ito pang matagalan, no? Medyo brief lang siya. Emotional, a brief emotional state. No? Pwede siyang positive, pwede negative. No? Following something unexpected. Halimbawa, pagbukas mo sa gift, na something unexpected ay nandun. Okay? Or, pwede na namang something na negative, no? Bigla kang natakot, na na-surprise ka kasi. Ayan. Although, syempre, yeah, nagulat, no, surprise din po. Ayan. And then we have disgust. Ayan. Ano po ba ang disgust? A strong emotion that results in the feelings of being repulsed. Okay? So itong basic emotions na to, nakikita po ito sa lahat ng tao. Okay? And ang point is, kailangan po na itong mga emotions na to ay i-acknowledge natin. Kaya itong mga to ay normal na mararamdaman at nararamdaman ng mga tao. Okay? Yan. Sometimes, by telling others how we feel or kung ano yung emotions natin, nakakatulong po yun para makonkretize kung ano yung nararamdaman natin. Okay? So, emotions can change how we see the world and how we interpret the actions of others.
Yeah, so malaki po ang contribution nitong ating emotion sa nagiging pakikitungo natin sa ibang mga tao. Yan. Halimbawa, merong mga tao na dahil sa pleasant yung pakiramdam mo sa kanya, no, kahit na anong gawin niya, positive yung dating sa'yo. Di ba? Yan. Meron naman na wala pa siyang ginagawa pero naiirita ka na sa kanya. No? Wala pa siyang sinasabi pero iba na yung dating niya sa'yo. So it has something to do with your emotion with the person. How you interpret the action of others. Okay? Now, yung sabi ni Helen Keller, the best and most beautiful things in the world cannot be seen or even touched. They must be felt with the heart. Okay? So, dito we have to notice na ang sinasabi niya, hindi yung mga nakikita o nahawakan, hindi yung mga bagay na concrete na nahawakan mo, no? Yun yung masasabi yung beautiful things. No? Pero ano yung pinakamagandang pwede mga bagay na mangyari sa atin? Kung ano yung nararamdaman ng puso mo. Okay? So later on, meron din tayong ilang mga hugot. No? So stay, ano, abangan nyo yan. Okay, ulitin ko lang. Paki-share po itong ano, pero bago nyo i-share, don't forget to click the subscribe button. Yan, siyempre, yung notification bell, huwag nyo kakalimutang pindutin. Okay? Para sa mga susunod pa natin mga webinars, ay mabigyan kayo ng information kung kailan ito at makatulong no, na sa iba pang mga kailangan nating information. Okay? Now, you cannot control other people, but you can control how you react to them. This is an amazing thing about people. Hindi natin nakokontrol kung ano yung iisipin, gagawin, or sasabihin ng ibang mga tao. Ang makokontrol natin ay kung ano yung iisipin, sasabihin, or gagawin natin. So, dahil dyan, huwag tayong mag-focus sa mga hindi natin kayang kontrolin. Doon tayo mag-focus sa mga bagay na kaya natin kontrolin. Ano yun? Ito yung sarili natin. Although kanina sabi ko, may mga tao wala pang ginagawa, pero naiinis ka na, di ba? Hindi niya problema yon. Ang problema, nasa'yo. Okay? Hindi niya makokontrol yung magiging pakiramdam mo. In the same manner, hindi mo rin siya mababago. No? Hindi mo mapipilit na gawin, sabihin, o isipin niya kung ano yung gusto mong gawin, sabihin, o isipin niya. Okay? So sometimes, kaya tayo napoprustrate kasi may mga bagay tayong ini-expect pero hindi nangyayari. So ang lesson, huwag mag-expect para hindi tayo maprustrate. Okay? Now, ito yung sabi ng iba, oh. Nagtatanong ka kung paano maka-move on. Wala ka naman naging karelasyon. Di ba? Okay, so moving forward. We all live at the mercy of our emotion. Our emotion influence and shape our desire, thoughts, behaviors, and above all, our destiny. So gaano ka-importante na dapat tayo yung may hawak sa emotion natin? Ito kasi nagkocontrol sa destiny natin. Kaya nga, kapag ka sobrang masaya ka, huwag kang magpa-promise. At pag sobrang galit ka, huwag ka munang magparusa. Okay, so later on, meron tayong tip kung ano yung gagawin natin kapag ka medyo heightened yung ating emotion. Okay? Now, eto, no? Sabi niya, kung hindi na nagpaparamdam ang taong mahal mo, baka patay na. Patay na sa iba. Okay. So, never apologize for being sensitive or emotional. It's a sign that you have a big heart and that you are not afraid to let others see it. Showing your emotion is a sign of strength. Okay? So, ito pa yung isa. We have to express how we feel. Very essential
na napapasasabi natin yung emotions natin. Halimbawa, kung naiinis ka, sabi mo nagagalit ka or naiinis ka. It has to be verbalized. No, kapag ka hindi kasi siya na-verbalize, ang mangyayari, may ipon lang siya sa dibdib natin. No, at pag lumabas yan, puno niya yung sabog yan. Okay? So, ang mangyayari, pagka sumabog yan, nako, eh, di para kang... Yun, para kang tinamaan ng bala. Sabog. Okay? So, kailangan i-express to. No? Yan. I-express mo verbally para medyo makonkretize. No? Pero kasi iba-ibang expression eh. Halimbawa, pag nagalit, ang ginagawa nila, nananakit ng ibang mga tao. Okay? Yan. If you have some questions, no, comment nyo lang po below. At yung mga nakapag-share na nitong ating presentation, i-comment nyo lang po na na-share nyo na para maitali ng ating DTI yung mga ano dyan, mga nag-join doon sa pag-share. Okay? Again, never apologize for being sensitive. Kung emotional ka, it's okay. No? Eh, sino ba mas emotional, lalaki o babae? Well, sa research, ang sinasabi, mas emotional ang lalaki. No? Pero, mas expressive ang mga babae. Okay? Kaya, isa rin ito sa dahilan, no, kung bakit medyo mataas yung suicide rate ng mga lalaki as compared sa mga babae. Because, sa mga lalaki, kinikimkim nila yung nararamdaman nila, hindi nila ito ini-express. No, kasi nga naman sa kultura natin, eh, di ba? Sa kultura natin, kapag ka ikaw ay lalaki tapos umiiyak ka, di ba? So, iba na yung magiging dating sa'yo. Oh. So, kaya importante na masabi mo kung ano talaga yung nararamdaman mo. Okay? Sabi nga, darating din ang panahon na iiwan mo ang mga bagay na nakapagpapasaya sa'yo, kapalit ang mga bagay na mas makabubuti para sa'yo. Okay? So, what you have to have is a positive attitude. No? Kasi ang positive attitude, it will lead doon sa well-being. Yung well-being natin, binubuo ng apat na aspekto yan. So, nandyan yung ating physical health, yung social health, spiritual health, at saka siyempre yung ating mental health. Kapag ka meron tayo niyan, mas magiging komportable yung pagtanaw natin sa buhay at sa hinaharap natin. Okay? At sabi nga, hindi lahat ng oras kailangan mo ng relasyon. Minsan, kailangan mo din mapag-isa para hanapin yung dating ikaw na nawala nung nagmahal ka. Okay? Okay, so what we have to do is to change our mindset and develop a positive concept. Paano ba natin gagawin yung changing your mindset and developing a positive self-concept? Unang-una, yung pag-focus doon sa mga bagay na kaya mong i-control at yung hindi mo kayang i-control. Pagka hindi mo siya kayang i-control, hayaan mo na siya. No? May narinig ako isang kasabihan, huwag mong problemahin ang hindi mo problema. Diba? Sabi nga nila, lahat ng problema may solusyon. Pag ang problema walang solusyon, eh huwag mong problemahin. Diba? So, doon tayo dapat nakafocus sa mga bagay na kaya nating control. Paano natin matidevelop yung positive self-concept? Okay? Kailangan lang na magkaroon tayo ng positive mindset. Diba? We have to change our mindset. Kayo, ano bang ginagawa nyo pag-gising nyo sa umaga? Diba? Pag-gising natin sa umaga, usually, pagmulat ng mata mo, yan, nag-pray, naglilikpit ng higaan, diretso ka sa kusina, sa CR, o kung saan-saan man. No? Minsan humaharap ka sa salamin. Meron ka sinasabi sa sarili mo. So doon tayo magsimula. Ano ang sinasabi mo sa sarili mo kapag kaharap mong salamin? So dapat positive yung sinasabi mo. Sabi niya, ay Seth, sinasabi ko, ano eh, ang pogi mo talaga or ang ganda mo talaga. Yan. Ang sabi ko, kayo ay magsabi ng positive. Hindi ko sinabing magsinungaling. Okay? Ayan. So, ano yung pwede mong sabihin sa iyong sarili araw-araw, every morning?
Ito. Tandaan niyo po itong phrase na ito. No? Every day, in every way, I'm getting better and better. Every day, in every way, I'm getting better and better. Sa araw-araw, ako ay tuloy-tuloy sa pag-unlad. At totoo naman, every day, may nangyayari maganda sa atin. Totoo rin naman na every day, ay merong mga bagong information na nalalaman tayo. Katulad ngayon, diba? Sa pagpapanood nyo lang itong webinar na to, kahit papano ay meron kayong mga bagay na matututunan. At kapag araw-araw, yan yung pinapasok nyo sa sarili nyo, every day and every way, I'm getting better and better. And then, totoong mangyayari sa atin. Yan yung sasabi sa psychology na self-fulfilling prophecy. Right? So the good news is that with practice, everyone can do a better job of dealing with their negative emotion in healthy ways. Bakit sinabing healthy ways? Meron po kasing pagdi-deal sa emotion na unhealthy. Halimbawa, ay yung pagbibisyo. Ha? Yung iba, galit ako, tara, kain tayo. Gano'n ka ba kagalit? Yung ano, pang-buffet. Diba? Pang-buffet yung galit. Okay? So, siyempre, alam naman natin na lahat ng sobra ay hindi maganda. Okay, so, dapat in moderation lang tayo. Okay, yung iba naman, nag-i-engage sa mga bisyo, paninigarilyo, or pag-inom. Diba? Eh, sa Pilipinas niya, eh, tatlo lang daw ang dahilan kung bakit umiinom ang mga tao. Una, pag masaya. Pakalawa, pag malungkot. Pangatlo, at iba't ibang dahilan. Diba? So in short, umiinom ang mga Pilipino ng wala lang. Diba? Kaya nga, itong mga bagay na to, these are some of the things na unhealthy way of dealing with negative emotion. Okay? So maraming pang iba na mga negative, no? Halimbawa ay yung sinasaktan mo yung sarili mo, sinasaktan mo yung ibang mga tao, o kaya ay kung ano yung sinasabi mo sa ibang mga tao, so yun yung mga negative way. So one way to deal with uncomfortable or unpleasant emotion is to remember the word past. Tandaan po natin yung word na past. No? Hindi siya yung mataba, ha? Past, daan. Okay? Yan. Ano ba yung past? P for pause. Kapag sobra ka nagagalit, naiinis, anong unang gagawin? Past, P. Pause. Stop ka muna. So, ito po ay mas lalo makakatulong lalo kapag ka ikaw ay nagkaka-experience ng panic attack. Pag ikaw ay nagkakaroon ng panic attack at naramdaman mong may panic attack ka, unang-unang gagawin mo ay to stop. Pause. Wala ka lang gagawin. No, hayaan mo kung ano yung mga concerns at that moment. Stop ka muna. No, for several minutes. Actually, kahit na several seconds lang, okay na. Kasi pagka huminto ka, you are actually cooling yourself down. Okay? Kaya pat, pause muna. And then, A, acknowledge. I-acknowledge mo na iyon yung nararamdaman mo. Nagagalit ka. Okay? Nagagalit ka, naiinis ka, natutuwa ka, masaya ka, malungkot ka, nagluluksa ka. I-acknowledge mo na totoo mo siyang nararamdaman. It has to be concretized. And then think. No, mag-isip. No, ano ba yung dahilan kung bakit ko ito nararamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit ito yung pumapasok sa isip ko ngayon? And what can I do? And then, help. Help yourself. Okay? So para hindi ako makasakit sa iba, ano yung pwede kong gawin? So kapag ka ikaw ay naiinis, no? Eh lumayo ka muna doon sa mga bagay na kinisan mo. Kung ikaw ay natatakot, ganun din, layuan mo yung bagay na kinatatakutan mo. No? Eh yung iba dyan, alam mo nang matatakutin ka, ang hilig mo pang manood sa mga horror movies. Di ba? Kung sino pa yung mga matatakutin sa kayo mahilig sa horror movie. Okay? Ayan. So tandaan natin yung path. Pause. Stop muna. Acknowledge, no, i-verbalize mo kung yung nararamdaman mo, think, no,
mag-isip ng malalim kung ano yung mga, bakit mo ito nararamdaman, and help yourself. Ano yung mga pwede mong gawin? Okay? Sa buhay natin, lagi tayo merong 3 C's. Choices, chances, and changes. Okay? So, very essential, no? Itong mga bagay na to, choices. Sa lahat ng bagay na ginagawa natin, namimili tayo. In fact, kanina, pag-ising mo pa lang sa umaga, namili ka na. Ano yung pinili mo? Pagmulat ng mata mo, namili ka kung babangon ka na agad o tutulog ka uli. Yung iba, nung bumangon na, namili uli kung saan sila dediretsyong pupunta. Yan. At lahat naman ng mga pipiliin natin ay tama. Nagiging mali lang ito kapag hindi natin kayang panindigan. Kaya, huwag tayong pipili ng mga bagay na hindi natin kayang panindigan. Okay? And then we have chances. Yan. Pag kaya sinabing chances lang, chances, pwedeng isang beses lang yan na mangyari sa'yo. At kapag ka nandyan na yung chance, at sa tingin mo, kaya mo yung panindigan, sunggaban mo na yung chance na yan. Baka hindi na maulit. Okay? Sabi nga ng isang philosopher, you cannot step on the same river twice. Pag-apak mo pa lang ng isang paa mo sa isang sa ilog, tapos nakagat siya. Ibang ilog na naman. Dahil tuloy-tuloy ang daloy. Ganon din ang buhay. Tuloy-tuloy lang din siya sa pagdaloy. At ang pangatlong C, changes. Ano naman itong changes? No? Ito lang yung pinaka-constant sa buhay natin. Yung laging may nagbabago. Diba? Halimbawa, kanina lang kausap mo. Maya-maya o kinabukasan, wala na. O kaya naman may mga pagkakataon na ay kanina lang, eh talagang sobrang close kayo. After several seconds, biglang natapos na kayo. Diba? So those are the things na hindi natin may iwasang mga bagay. Okay? So let's now move on. Ayan. Ito yung sabi ng hugot. Handa naman kitang palayain. Pero teka, hindi ka nga pala akin. Ayan. So, okay? So makikita nyo dito yung ating traffic lights, no? Ano ang ibig sabihin ng traffic light? Simple lang, di ba? Yung red ay stop, yung yellow or orange ay wait, yung green ay go. Sa buhay natin, ano-ano yung mga dapat na ihinto mo? So, pagka may time pa yung isulat, ano ba yung mga bagay na dapat ko nang ihinto? Ihinto ninyo yung mga bagay na unhealthy. Tapos, sa yellow, ano naman yung dapat na ipagpatuloy nyo, tuloy-tuloy ninyong gawin? At ang green, ano naman yung mga bagay na dapat na simulan ninyo? Okay, so what will you start doing? Yellow or orange, what will you continue to do? And red, what will you stop doing? Okay? Yeah, so you can choose how you feel. No? Pwede nating piliin kung ano yung mararamdaman natin. Yeah. Depende ito sa magiging interpretation natin sa mga bagay na nakikita natin. Yeah. Sometimes, sabi dito, sometimes letting things go is an act of far greater power than depending or hanging on. Yeah. May natatadaan nga ako isang kasabihan, no? Sometimes people think that hanging on or holding on is a strong move. But sometimes you are stronger when you know how to let go. Okay? So, ano ibig sabihin niyan? We have to let go. Let go lang. Okay? Nakaka-move on na ba kayo? Moving on lang. Okay, anybody can become angry. Lahat tayo pwede magalit. That is easy. Pero ano yung mahirap? Ang mahirap to be angry with the right person and to the right degree and at the right time and for the right purpose and in the right way. That is not
within everybody's power and it is not easy. So hindi madali, no? Yung dapat tama lang yung galit, no? Kasi dapat tama din yung purpose and so on and so forth. No, kaya nga very essential yung ma-recognize natin kung ano yung nararamdaman. Okay? O, sabi dito, dear crush, magiging akin ka rin. Tiwala. Okay, now, marami tayong mga na-encounter ng mga taong laging nagagalit. Okay, so what we're going to do now is I'm going to give you some tips on how to deal with them. Ano ang dapat nating isaalang-alang kapag may nagagalit? Okay, number one, ang naunang nagalit ang may karapatang magalit. Kung sinong unang nagalit, hayaan mo lang siyang magalit. Okay? Kapag naunahan ka na, hayaan mo siya. Tahimik ka na lang muna. Okay? So, bakit kailangan hayaan mo lang siya? Pag nauna siya nagalit, kumbaga mauna taya. Sinong unang nagalit, hayaan mo siya magalit. Tahimik ka lang. Bakit? Kasi meron tayong rule number two. Ang rule number two natin, walang taong nag-aaway. Yan. Diba nakakita na ba kayo ng tao na inaaway niya yung sarili niya? No, kapag yung nagagalit ay hindi niyo pinansin, ano mangyayari? Eh, hinto din yan. Titigil din yan. Diba? Ang hirap kaya kaaway yung sarili. Ang hirap kaya magalit sa sarili. Diba? Okay, so unang rule, kung sinong nauna nagalit, siya may karapatang magalit. Pangalawang rule, walang taong nag-aaway, mag-isa. Pangatlong rule, ang taong galit ay kaya kapag ka ang tao galit, hindi lang sa ibang papakinggan. So you don't try to explain and fight back dahil hindi ka rin niya iintindihan. Bakit? Ano lang naiintindihan niya? Yung sarili niya. Okay? So very essential na kapag kami nagagalit, eh wag mo nang sabayan. Kasi kapag ka sabay kayo, parang binubuhusan mo pa ng gaas yung apoy. Diba? Ang mangyayari, ayun, baka meron pang masamang mangyari. Diba? So, pakinggan mo lang. Sometimes, kailangan na nire-recognize din natin yung emotion ng iba para mas madaling makarecover at makamove on ang bawat isa. Okay? At ang pang-apat, ang taong galit, may pinagdadaanan. Ayun. So, isipin na lang natin na meron siyang problema, kaya intindihin na lang natin siya. Kapag kumalma na, yun, saka natin sa usapin. Okay? So, unang rule, kung sinong nauna, siyang may karapatang magalit. Pangalawa, walang taong nag-aaway mag-isa. Pangatlo, ang taong galit, bingi. Pangapat, ang taong galit, may pinagdadaan. Okay? At ang huli, isipin mo na lang na may kinocontribute siya sa iyong pagkatao. Tinadagdagan niya yung pagiging patient mo, pinatataas niya yung maturity level mo. Sabi nga nung isa, hayaan ko na sir na ganun siya. Pagka ang tao kasi lagi nagagalit, nauunang kinukuha ni Lord. Diba? Huwag mo namang i-wish na punin na siya ni Lord. Ano? Pero ano yan? Ang importante, may kinocontribute siya sa iyong pagkatao. Okay? So, huwag tayong maging magagalitin. Lagi tayong maging mahinahon. Dahil ang taong magagalitin, ano nangyayari? Pumapangit. Gusto nyo bang pumangit? Pwede natin gusto yan. Okay? So yun yung ilan sa mga tips no, na dapat natin gawin kapag ka merong tayong mga taong. And I have here a Japanese technique no, na pwede natin gamitin kapag ka tayo ay nagagalit. A Japanese method to relax in 5 minutes. Every day, you are stressed about too many things. Work, relationship, family, bills, other people's opinions. A certain amount of stress is normal and even necessary, but excessive stress can take a toll on your life and health. You're not going to believe what I'm about to tell you next. You can get rid of stress in no time at all. All you need to cope with anxiety and headache is just one method,
a unique ancient Japanese technique. It takes less than 5 minutes and can be done about anywhere. To practice the technique, you should first understand that each finger of your hand represents a different feeling or attitude. Let's see exactly what. Here's your hand, thumb, and... Ayan, okay? So, medyo... ang sinasabi lang dun sa presentation na yon ay... we'll try to play it again, ha? Para makita ninyo. Mas magaling sa mag-explain kaysa sa akin. Just wait lang natin. Okay, so... wala. Okay, so i-explain ko na lang, no, kung ano yun nandun sa video. Ang sinasabi ay ito daw ating mga daliri sa kamay ay merong nire-represent na emotion. Okay, so pwede nyong panoorin yung Japanese method na yon para sa para mas maintindihan nyo yung aking binabanggit, no? Na sa araw-araw meron tayong mga nararanasang stress, no? Pero itong mga fingers na to ay meron siyang iba't ibang mga feelings, no? Halimbawa itong thumb, anxiety. Okay? Tapos ito, meron tayong fear. Ito naman anger. Ito naman ay sadness, no? Yung ring finger at yung ating pinky, ito naman may kailangan sa ating self-esteem or self-respect. So kapag ka ikaw daw ay galit, no, what you have to do ay hawakan mo lang yung iyong thumb. Okay? At malalaman mong tama yung ginagawa mo if you feel a pulsating sensation, may pulso, for 1 minute. So, tag 1 minute bawat isa para kumalma ang iyong sarili. No, para mapakalma lang yung isip mo, yung gitna ng palad mo, ipipress mo lang. Yan. And we will also have, no, dito sa webinar sa pamumuno ng PE department, yung mga physical activities na pwedeng gawin lalo na sa panahon ngayon para mabawasan, no, yung ating stress na nararanasan. Okay? So kapag bawas yung stress natin because of this physical activity, mas magiging masaya tuloy-tuloy at maayos, no, yung ating buhay. Okay? Ayan. Okay, so I think that's it. So now we're going to entertain some question. Ma'am Grace, meron ba tayong mga questions sa chat? Medyo hindi ko nakikita yung ating chat box. So anyone can ask question. Mag-comment lang po kayo. O kaya naman ay sa chat box po ay para makita natin yung inyong mga tanong. Ma'am Grace, are you still there? Ayan. So, ang isang tanong. Next question. Hindi ko masyado na-get yung tanong. Okay. Baka meron po kayong tanong, no? I-comment nyo lang po kapag para masagot natin. Okay? So, remind ko lang po kayo, no? Para dun sa raffle natin, ang mananalo po nung ating raffle ay yung makakapag-share. Asa na yung parapol natin? Makakapag-share dito, no? Tapos magka-comment. Ito po.
Eh, maliit lang naman na gift, no? Ito, meron tayong maliit na bag, no? Mga ganito, ibibigay natin dun sa mananalo sa raffle. No? Pwede po sumali yung mga faculty. Ayan, para maging masaya lang. Okay, so if you have questions, ayan. Ma'am Grace, ayun, you're going back. Meron ba tayong mga questions sa chat? Ma'am Grace? Hello, Ma'am Grace? Doc, may tanong, Doc. Ano po yung mga tips mo? Para maging positive ang mindset. Ayun. Ayun. Ano ang tip para maging positive ang mindset? Okay? So very simple lang po. Para maging positibo tayo, let's always look at the bright side of the story. Halimbawa, yung iba pagka, no, ako umuulan, naiinis na kagad. No? Pwede yung sabihin na, ay, umuulan, magagamit ko yung payong ko. Yeah, looking at the bright side, okay? Halimbawa ay traffic, okay? At ikaw ay mag-isa ka lang nagmamaneho. Yan, ma-appreciate mo kung ano yung sounds na maririnig mo dun sa sasakyan mo. Okay? At looking at the brighter side of every stories, no? Yan. Very important po yun para mapanatili natin na positive yung mindset natin. Na isipin natin na ang lahat ng bagay na nangyayari ay para sa ikabubuti natin. Para sa pagtulong, para mapaunlad yung ating pagkatao. Para mapaunlad yung ating individuality. So, yun ang tanong. Yun ang sagot sa tanong. Okay? Any other question po, Ma'am Grace? Ma'am Grace, may tanong pa ba? Doc, isang question pa, Doc. Okay. Paano po kapag hindi mo makontrol yung galit mo at pareho na kayong galit? Ayun, no? Napaka, ano yan, madalas mangyari yan talaga dito sa atin. Nagsasabay yung pagsabog. Okay? Unang-una, hindi pa kayong isang galit sa'yo, hindi pa naka-attend dito sa webinar na to. So, ang gagawin mo lang, ikaw na lang yung huminto at lumayo. No. Okay? Magpahinga ka muna. Pahingahin mo yung emotion mo. Pahingahin mo yung nararamdaman mo para tuloy-tuloy naman. No? Kasi pagka nagsabong kayo, wala. Ang mangyayari dyan ay ayan, baka merong isa sa inyo ang ano, tumumba. Diba? At sometimes, pag sobrang galit tayo, may nagagawa tayong mga bagay na hindi naman talaga natin intention na gawin. Okay? Yun. Okay, so meron pang mga tanong dito. Paano po kapag inaasar ka at nananahimik ka lang pero paulit-ulit kang asar at baka masapak pa? Ano po yung tip na pwedeng gawin? Ayan. Kapag ka ikaw ay inaasar, pwede mong sabihan na naasar ka na, naiinis ka na. So, makiusap ka na, pwede ba tigilan mo na. Okay? Ngayon, pag hindi pa rin tumigil, lumayo ka na. No? Huwag mo nang huwag mo nang i-push yung sarili mo sa kanila. Ikaw na yung lumayo kasi hindi mo sila makokontrol. Eh. Pero ikaw, makokontrol mo yung sarili mo. No? At yan ang iiwasan natin kasi minsan pag galit tayo, nakakasakit tayo ng iba. Sometimes, kapag nakasakit tayo ng iba, yung epekto at impact nun, mas matagal. Napang matagalan yung kanyang impact. Okay?
Another ay, ano pa magandang gawin kapag yung lungkot mo ay hindi mawala? Yan. So, normal po ng mga tao ay nalulungkot. Alamin muna natin ano yung dahilan kung bakit ka nalulungkot. Maaring may mga bagay na nawala sa'yo, may mga tao na nawala sa'yo. Okay? So, usually po, ang grief, no, kapag ka ikaw ay nawala ng mahal sa buhay, nagtatagal po yan ng 6 months to a year. Kapag more than 1 year na, pero nandyan pa rin, no, you have to consult a mental health professional. No? Minsan, hindi naman kailangan talaga mental health professional, kailangan mo lang ng kausap. Bakit kailangan ng kausap? Kasi you have to express kung ano yung nararamdaman mo. No? Kung ano yung emotion na meron ka. Kasi sometimes, hindi mo na nasabi sa kanya ito. So, ito yung pwede mong sabihin doon sa taong kausap mo. Okay? Another question. Any tips para maging productive once na dumating lahat ng negative emotion? Meron po tayong mga tinatawag na mga coping skills or coping mechanisms. Ay para mag-cope dun sa mga issues at problems. Halimbawa ay malungkot ka, halimbawa mamatayan ka ng mahal sa buhay. Yung iba, yan, nag-engage sa gardening. Yung iba naman, nag-engage sa pagsusulat. Okay? Yung iba naman ay nag-engage sa pagsayaw. No? Yung iba, nag-tiktok. Yung iba naman, ginagawa, nagluluto. So, pupunta tayo dun sa mga activities na productive in nature. No? Makakatulong yun para kahit pa paano maibsan yung ating lungkot. At huwag po natin kakalimutan, no? Dapat meron tayong isang tao na lagi nakakausap, na nagpapaalala sa atin na there is more to life than problems. More to life than problems. Ibig sabihin, meron pang mas mahalaga sa buhay na ito kaysa yung mga problema na na-experience. Okay? Ano pa? Ayan. Okay? So, yan. No? Ang gagawin lang po natin dito sa mga tips kung paano maging productive, yan. Yung mga ano engaging na activities, no, dapat yung activities na magre-require ng movement, ng interaction with other people, o kaya expression of emotion. So yun po yung mga productive ways para magawa nating mahawakan, ma-handle natin yung mga negative emotions. So dapat po tayo yung may control sa emotion natin at hindi tayo yung kinokontrol ng emotion. Sometimes kasi, di ba, kinokontrol ng iba, ng emotion natin yung kinikilos or ginagawa natin. Dapat tayo may control. Okay, so I guess okay na yung mga katanungan na yan. Okay, Ma'am Grace, balik tayo, balik ka. At ikaw yung sasagot sa mga tanong ng mga bata. Ayan. So ngayon naman po ay pag-usapan natin. Ayan. So para po sa mga hindi students ng CCSJDM, thank you very much for participating. At ngayon po ay pag-uusapan na naman namin yung mga issues na may kinalaman sa enrollment, sa schedule, sa class list, and other things na may kinalaman sa City College of San Jose. Now, sa mga hindi po students or hindi members ng stakeholders, thank you very much for attending. Meron pa po kaming ilang pang mga webinars, no? Kaya kailangan po ay mag-subscribe. I-click niyo po yung subscribe at saka yung bell na button para ma-remind po kayo sa mga next activities natin. Hindi po lahat ay pang mental health, meron pa pong ibang mental. Okay? Yan. Okay, Ma'am Grace. Ready ka na ba na sagutin yung mga tanong ng mga bata natin? Ma'am Grace,
Are you there? Naririnig mo na ba ako, Ma'am Grace? Are you there? Ayan, medyo... Naririnig mo na ba ako, Ma'am Grace? Are you there? Ayan, medyo... Naririnig mo na ba ako, Ma'am Grace? Okay. So... tinatali na po natin, no, yung mga nag-comment para doon sa ating parapol. Okay. Abangan nyo po yung mga susunod na webinars, mas malaki yung parapol. Ayan. Okay. Ang unang tanong nila, Ma'am Grace, andito may mga list ako ng FAQ, frequently asked questions. Final na daw po ba yung list na inyong inilabas nitong nakaraang araw? Yung class list. Yes. I'm great. Parang hindi ko narinig si Ma'am Grace. Ma'am Grace, are you still there? Okay, habang hindi pa kumukunik ang boses ni Ma'am Grace. Ulit tayo nung updated kasi marami pa pong nag-enroll. Tsaka meron pa pong hindi na isama doon. Ayan. Ayan, para po, again, sa mga students namin, kapag meron po kayong mga kakilala na merong concern sa mental health, bukas po yung ating guidance office. Pwede po sila mag-email sa ccsjguidance.ccsjdm@gmail.com. Okay. Ayan na, nag-audio na siya. Ano, Ma'am Grace? Ang na-pick up ko doon sa sagot ni Ma'am Grace kanina ay dahil sa meron pang mga nag-e-enroll, ay hindi pa final yung list na nailabas. Okay? Ayan. So, meron pang ilalabas later on na mas updated. Doc, naririnig mo ako. Ayan, okay na. Hindi pa rin sa final. Okay? Oh, nawala uli, Ma'am Grace. Ayan, no? Nawawala ka, Ma'am Grace. Okay, uulitin ko po yung class list na inilabas ay hindi pa final. Okay, so balit, tatapwat, ngunit ang BS Cream, Entrep, PPA, no, ay puno na po ang mga slots na yan. Okay, so ganun din. Maglalabas tayo ulit, Doc, ng bagong updated. Dahil marami pa pong hindi naisama doon. Marami pa pong nag-e-enroll. Ayan. Okay, so malinaw po yun, ha? Para po sa kaalaman ng iba, sa Wednesday po, August 19, ay magkakaroon po tayo ng online orientation.
Okay? Doon po sa online orientation, hopefully ay final na yung class list na ilalabas natin before that date, no? At after ng online orientation, that's 19th, the 20 naman, magkakaroon na po ng mga meetings ang mga advisors with their students, no, online din po. So, i-email na lang po kayo ng inyong mga advisors kung paano kayo magkikita online. Okay? So, ganun po. And then, meron po kasing meeting ang mga faculty ng Monday. So, doon namin pag-uusapan ko paano yung magiging mode nung delivery ng meeting na with the students. Okay? And according to Dr. Roger Ambida, yung atin pong VP, ay you have to be reminded of tingnan ko lang yung reminder. Ayan. So, class advisors ang mag-a-announce kung kailan ang inyong class orientation. And kailangan, ang sabi niya, clear sa inyo yung inyong section. So, lahat po ng mga nag online enrollment ay hindi pa po matatawag ng officially enrolled. Ang mangyayari po, kayo po ay tatawaging provisionally enrolled. So, you are enrolled under provision. So, what you have to do ay kapag na-lift na po yung MECQ para maging officially enrolled, kailangan po kasi siyempre meron tayong mga requirements. No, kahit po yung card lang muna. And then, meron po tayong promissory letter kung saan nakasulat doon, nakasulat po doon sa promissory letter na inyong isasubmit ang lahat ng mga iba pang mga requirements, no, before December. Yan, so medyo matagal-tagal pa po 'yon. Yan, so hopefully by that time ay meron ng bakuna at baka after ng term na ito magagawa na natin yung face-to-face interaction natin. Okay? So, sige po, nag-ano po kami ng mga questions dito sa ating FB. Okay, so ang unang tanong, yan, yung mga nagsasabi po na sila ay nakapasa halimbawa sa exam or BS cream, hindi po kayo nakapasa sa exam for BS cream. Nakapasa po kayo for sa exam sa college entrance. Ibig sabihin, pasado po kayo na mag-college. Hindi po ibig sabihin no, na specified yung course kung saan nakapasa kayo sa entrance exam. Okay, sana po malinaw yun. Dahil sa talagang apaw na po yung sections ng BS Criminology natin. Ganon din naman sa BS Entrep, no? Apaw na rin sila. Kaya, yun lang po yung limit na kayang i-handle ng school natin sa ngayon. Kaya, hanggang dun lang po muna tayo. Okay? Yan. Yung mga nagtatanong, pwede bang mag... Yan. Paano po namin malalaman na mag-a-announce ang aming class advisor? Okay. So, ang mga class advisors po ay bibigyan ng email addresses ng kanilang mga estudyante. Tapos, i-email po kayo ng inyong mga class advisors. Okay? Malalaman ninyo na doon kung paano kayo mag-orientation. Pagka meron po kayo yung mga sophomores, no,
Meron po kasi mga freshmen or first year students, hindi alam ang ibig sabihin ng sophomores. Pag sinabi pong sophomores, ito po yung mga second year natin. Kapag ka ang concern po ay sophomore, mag-i-email po kayo kay Ma'am Grace. gmgmvillaflores.ccsjdm@gmail.com. Para naman po sa mga freshmen, mag-email lang po sa guidance.ccsjdm@gmail.com. Okay? Yan. Pasensya na po at medyo mahina talaga ang signal ni Ma'am Grace. Okay? Yun pong ano, list ng nagpumasa ng July 30 ay matagal na pong nailabas. Nasa page na po ng matagal na. Pwede po bang makipag-swap ng section? Depende po ito sa inyong advisors kung papayagan nila. Pero sa kung kami po yung tatanungin, hindi po pwede. Okay? Dahil sa ano po yan, yan po yung arrangement natin. Ano pa? May schedule na po ba ang classes? Meron na pong schedule ang classes. At sa online orientation po ay ilalabas po natin uli yung schedule ng bawat section. Kung ano po ang inyong section, yun po yung schedule na susundin po ninyo. Kung ano yung section na nandun sa ating list na ilalabas. No? Kaya yung iba na merong doble ang pangalan sa magkaibang section, lilinisin po natin yan. No? Yan. Ano na po yan? Babaguhin po natin. Okay? And ano pa ba ang mga tanong? Tuloy po ba ang once a week face-to-face? Ganito po ang mangyayari sa atin. Meron po tayong, para po sa semester na ito, ay hindi po tayo mag-face-to-face. Subalit, next week, from August 24, 25, 26, 27, 28, na depende po sa inyong course, ay by that time lifted na sana yung MECQ, ay kukunin nyo po ang inyong mga modules sa inyong mga advisor. So in essence, pupunta po kayo sa school para kunin yung module. Okay? So ano lang din po yan, katulad lang din ng dating arrangement nung meron pa tayong face-to-face interaction na napag-usapan dati dahil sa wala pang specific na provisions doon si President Duterte. No? So ngayon, itong buong semester po na ito, gagawin po natin na gagamitin natin yung Google Classroom para sa ating interaction. At meron po tayong mga modules na ito po ay ibibigay sa inyo sa, depende po sa schedule ninyo, Monday, hindi ko matandaan kung ano ang schedule, kung Monday ay ang EMC, no, Tuesday, Entrep, Wednesday, ang BS Cream, Thursday, ang BPE, at Friday ang BPA. Yan. So, para hindi po tayo sabay-sabay magpupunta sa school, yun po yung arrangement ng pagpunta nyo, pagkuha nyo ng module sa school. Pwede rin pong kumuha ng module ang parents po ninyo kung hindi kayo makakapunta. Okay, so ito po, dinalabas po ni Ma'am Grace yung schedule. No, Monday po pala yung entrep. Ayan, tapos Tuesday ang criminology, Thursday ang EMC, tapos Friday ang BPA,
Ayan. So nasa chat po natin yung schedule ng ano. Yun lang po ay isang beses lang na mangyayari, no, na ibibigay sa inyo yung inyong mga module. So kung nakikita niyo po ito, ito po, nandito po yung list ng mga pangalan na nag-participate. So kung sino yung mananalo sa ating raffle. Okay? Habang naghihintay pa tayo ng ilang mga questions, mag-raffle po muna tayo. Okay? So, and the winner is, sa mga nag-comment. And the winner is, pakipindot. And... ayun. Kuminto na siya. At ang nanalo ay si Baby Kalimba. Ayan. Congratulations! We have a winner, Baby Kalimba, para to sa mga nag-comment. Okay? Ayan. So, meron pa po tayong... meron pa isa pa? Okay. So, ang napanalunan ni at ni Baby ay eto, no? Ayan, eto. You can get this dun sa office ng Vice President. Okay? Ayan. So, kaya po importante na lagi kayong manonood ng YouTube webinars natin dahil nagbabago po kasi talaga yung mga announcement, no? Dahil sa walang katiyakan ngayon. So, importante na na-update tayo dito. Okay? Ayan. Kapag ka po hindi pa mapalabas, makapunta yung mga bata, pwede po yung parents para kumuha ng modules nila. Okay? Yan. So, pagpunta po ng parents ninyo, mas maganda po may dala na silang flash drive. Yan. Para makuha nyo na po agad. Okay? At yan. Thursday po pala yung EMC at BPE. Friday ang BPA. Okay? Ayan. So Thursday, EMC and BPE. And Friday ang BPA. So yung Wednesday ay, ano pala yun? Pahinga sa school. Okay. So, yan. At gustong magparapol ni Sir Dagaas. Okay, si Sir Dagaas daw ay magpaparapol ng ano, visor. Okay, oh sige, isa pang rolyo. Yan, so Sir Dagaas, ha, ikaw magbibigay ng prize na to, ha. Okay, so sa mga nag-comment, eto na, and the winner is... ayan. Sino kaya ang maswerteng nanan? Ayun! Si Nigelia Buenaflor. Meron kang visor from Sir Dagaas. Okay? Ayan. So very important po na ang mga estudyante ay merong Gmail account. Okay? So Gmail account. So meron po tayong instruction. Nasa FB page po yung instruction kung paano kayo magkakaroon ng Gmail at kung ano yung dapat na pangalan ng Gmail ninyo. Okay? Because dyan din po maaring maipadala yung ilang mga learning materials po natin. Okay? Yan. So, ibibigay po sa inyo ng inyong mga advisors yung link sa ating Google Drive, no, para yung mga sections na may ganong subjects ay makakuha. Okay? So soft copy ng modules ang ibibigay. Ulitin ko po, a soft copy. Alam niyo na po ang ibig sabihin ng soft copy. So yan po yung ibibigay sa mga estudyante. Okay? Yan. So pwede rin po magpunta yung mga parents, no? O kaya yung mga apor, no? Kung sino man ang authorized person outside residence na makakadaan sa ating paaralan. Again, congratulations po, no, dun sa ating mga winners. Yan.
Yun po yung mga nag-comment, no? Tinali natin kung sino yung mga nag-comment at isinama natin dun sa ruleta ng kapalaran. Yan. So sa mga susunod pa po, meron pa po tayong mga ganyang mga activity. Okay? At sa Friday, tama ba ako, Ma'am Grace? Friday ba yon? Meron tayong seminar, Decoding Modules. Since ang gagawin po natin, no, Friday 10 a.m. po yun, gagamit tayo ng mga modules, kailangan alam natin kung paano ito gamitin ng tama. So ituturo po sa atin sa Friday 10 a.m. yung paggamit ng ating module. So invite nyo rin po yung inyong mga parents, no, para alam din nila kung paano i-handle yung, no, baka mamaya eh, meron kayong may pinapagawa sa inyo, hindi pa nila maintindihan o magets. At least, kasama sila dun sa pag-explain kung paano i-decode yung model, paano nyo maintindihan yung module, mas magiging madali. At sa Saturday po, 1 p.m. naman, ayan, so ito naman yung ating mode of learning, yung PAREL. I-orient po tayo uli ni Dr. Roger S. Ambida, VP for Academic Affairs, kung paano natin gagamitin yung PAREL system natin. Okay? At kung bakit yan yung model na ating napili. Okay, so meron pa ba tayong ilang mga questions? Meron pa ba tayong mga nalalabing mga tanong? Yan. So, I hope to see you guys next time, no, sa Friday 10 a.m. at Saturday ay 1 p.m. Okay? At next week, meron pa rin tayong mga webinars, no? Si ano naman 'yan, si Staying Resilient by Professor Jill Dalisay, tapos Study Habits naman kay Professor Richmond. 'Yan, tapos yung kay Dr. Manlusok na Drugs and Family, no? Particularly para sa mga CRIM. Actually, para sa lahat ng students yun. Professor lang ng CRIM yung magtotalk. At iba pang mga webinars, no, na ang mga magtotalk ay mga faculty ng CCSJDM. Okay? So, maririnig ninyo yung ilang mga bagong faculty para dun sa iba pang mga talks sa webinars natin. Okay? So, again, I would like to thank everyone for participating. Okay, at pagpasensyahan nyo na kung sakaling nagkaroon tayo ng technical glitches dahil ganyan po talaga kapag live ang show. Okay? At yung mga SIM card, meron po tayong pinamigay at pinamimigay pang SIM card para sa mga students. No? Yung sa EMC ay na kay Ma'am Grace. Yung inyong mga SIM card. So, mga hindi pa nabibigyan ng SIM card ay nasa kanya po. Okay? So, ang intention po is lahat ng mga estudyante ay mabigyan ng SIM card, no, para magamit po ninyo. Yan. Okay? So, okay na. Thank you very much again for participating and I hope na sa mga susunod pa nating webinars, makasama namin kayo at sa iba pang mga reminders. Okay? Para sa mga students. Okay, para sa mga students, again, ang atin pong tuition fee ay nagre-range from 3,000 to 4,000. Ang down payment po ay 500. Ang examination fee po ay 200. Yan. So sa 500 pesos lang, pwede na kayong maging officially enrolled. Okay, at ang mga kurso na lamang po na pwedeng pasukan ngayon ay ang Bachelor of Physical Education, dahil puno na po ang slots ng iba pang mga program. So ang enrollment will end on August 15.
tapos na po tayo by the time. Kaya before August 15, dapat ay naka-enroll na po lahat. And ganun din, yung mga faculty members natin ay ready na silang magturo. If I'm not mistaken, sa Monday, meron tayong meeting, no, para dun sa distribution ng class list and other information coming from PPAA. At ang mga documents na hinire-request natin ay pwede pong to follow yan, including medical. Yung mga common questions na na-receive natin. Okay? Keep safe, everyone. Okay na.